Hello, good evening ladies and gentlemen. This is Inday Katokong Galimatok. Ang kasama ko po ngayon ay ang nag-iisang nagsapalaran ng Florida, USA. Ang nag-iisang, ang pamilya niya, ang tatay niya is from Cebu. At saka nanay niya is from Bohol. So ngayon, ang bisita ko ngayon, ang aking collaboration, ang nag-iisang Rowena Florida Vlog! Yay! Hello! Yes. Magandang gabi sa'yo. Yes, magandang gabi. Good morning here in Florida. Good evening, Philippines. Welcome to Florida, Rowena Vlog. Rowena Florida Vlog. Yes, of course. At ngayon, isipag-usapan namin ngayon ang ating kaganapan, ang ating mga pinagdaanan sa buhay, pinagdaanan mula bata at ngayon, nagsapalaran siya sa ibang bansa. Bakit nagsapalaran siya sa ibang bansa? So, may mga tanong ako, 10 tanong at dapat sasagutin niya ng maayos. Ayan, kasama ko na ngayon ang nag-iisang Rowena Florida Vlog from Florida, USA. Hi! Hello guys! Maayong gabi! Maayong gabi po sa inyo lahat. Kagwapa. Maayong gabi, San. In Tagalog, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, ngayon is, may tanong po ako sa iyo. 10 tanong na dapat sagutin mo to ng maayos at mahimbing. Siguro walang iyakan, walang tawanan. At syempre, ito ang tanong ay parang seryoso. Pero iwan ko sa iyo kung iiyak ka ba o hindi. Depende sa tanong. Okay. First question. Bakit piniili mong magsapalaran sa ibang bansa kaysa sa pamilya mo? Ganito po kasi yan. So, kami, 11 children po kami ng pamilya namin. So, yung mama ko may 11 na anak. So, yung father ko lang po ang naghahanap buhay. So, my mother is stay-home mom. So, kahit nagtatrabaho na po ako sa Maynila, hindi pa rin po kasi yung sweldo ko dahil pinapadala ko. So, imagine, 11 po sila. Tapos, yung sweldo ko konti lang. So, talagang nag-take a chance po akong makarating dito sa Florida. Wow! Very nice question, answer! Ano ba yan? Parang naiyak na ako ng bigla kasi ganyan talaga ang buhay. Dapat family first. Kasi kahit ngayon sa ating hindi natin alam kung ano ang buhay natin. Kaya family first. Kasi wala tayo dito kung wala sila. Diba? Am I right? Totoo po yan. Kahit anong mangyari, bale-bale rin ang mundo, pamilya natin, isa lang po yung pamilya natin. Yan, totoo po yan. Yan. Wow, kaya kailangan po natin silang tulungan. Wala nang bang tutulong, kundi tayo lang din. Wow. Sana all! Ganda yung answer mo. Okay, number 2 question. Kung pagbigyan ka ng pagkakataon na mayakap mo ang pamilya mo, kahit nasa malayo sila, ano ang 3 bagay na ipamahagi mo sa kanila? Oh my God, paiyakin mo na naman. Paiyakin mo ba ako ng picture na yun? Okay. But anyway, mayroon akong topic dito. Pag halimbawa umiyak tayo, at mayroon po akong tissue. Kala mo ha, kasi hindi ko alam kung ano mga question mo eh. So anyways, ang 3 bagay, so ang 3 bagay na ipahagi ko sa kanila. Pasensya na po sa Tagalog dahil alam niyo naman po yung Bisaya. Pwede naman tayo mag-Bisaya or So, ang ibahagi ko po sa unang-una sa kanila na sabihin ko sa kanila na mahal ko sila.
Pangalawa, sabihin ko sa kanila na, oh, hindi, tinaiyak. Ay, huwag kang umiyak! Naiyak din ako! Si Mama Rowena? Na, hindi mo na yung pangatlo. Ba't yung pinili yung pera? Hindi, basta-basta na hingi lang sila ng hingi kasi hindi naman madali ang trabaho dito. May bills din tayo. Hindi ganun kadali maghanap ng pera. So, kailangan po na ayusin, gastusin po nila sa maayos. Yun lang po. At, ayan, unang tulo na nalupa ko to. Nariyusin lang po ako kasi love na love ko kasi yung family ko, guys. Kaya po ako nandito sa malayo para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Mabigyan ko ng magandang imo. Kaya po kasi yung mga patid ko, mapaaral ko sila. Which is natupad ko naman. Which is, yan po ang kayamanan ko. Kahit hindi po ako mayaman dito. At least, natulungan ko sila mag-aral. Natapos po sila. Kaya yung big ano po, accomplishment po yan. Yan po yung big project ko na hindi ko mababawi or mananakaw ng iba kasi natulungan ko po silang magtapos ng kanyang pag-aral. Ngayon, meron na po silang trabaho. Yung iba, maganda na po yung position, manager. Yung isa po, PhD na school. Saka marami po kami. Kung isa-isahin ko po, baka matapos tayo ng isang lupa. But anyway, in short, yan, na-accomplish ko po yun. Yun po talaga ang aking big project. Kaya po ako napunta dito, nakikipag sa Palaran, sa ibang bansa. I really, really proud of you, Ma. As in, grabe, nakakaiyak. Siguro, masasabi ko talaga na swerte talaga ang pamilya mo. Kasi kung wala ka, paano na lang sila? See? Nagtatapos sila ng pag-aaral. Lahat sila naka-degree holder ng dahil sa'yo. Dahil sa pagsakripisyo mo. As in, grabe, na-amaze ako sa mga kwento mo, sa mga ganyan. Kasi, syempre, ikaw lang yung umangat. At ikaw lang yung silbing gabay nila. So dapat siguro din may maisukli man lang dahil sa mga kahirapan mo dati. Di ba, Ma? Sa ngayon, maganda naman. At saka acknowledge ko rin po yung isang kapatid ko na katimbang ko. Kasi nung una, nauna po siya pumunta sa Japan na nag-ano po siya, nag-entertainer, si Rick. Ano din yung bading, kaya yung tumulong din siya. Pero talagang ako ang talagang nag-focus sa mga kapatid ko. Kasi alam mo naman yung ano yung pag-abroad ng Japan, parang putol-putol, di ba? First timer, second timer, hindi talaga siya continuous. Hanggang hindi na sila pwedeng bumalik sa Japan. Wow! Ay, I'm so amazed! So, wag ka nang umiyak, Ma! I know, hindi naman natin kasi mapigilan kasi emotional talaga. Oh, yes. Yun talaga yung... It's natural lang din yan. ...sa buhay. Yeah. Yeah. Okay, Ma. Pangatlong question sa'yo. Nasa isla tayo. Nalunod ang bangka natin. Ikaw ang nakaligtas. Sino ang pipiliin mo? Ang asawa mo? Or ang tatay mo? Or ang nanay mo? Kung pwede ko lang pipiliin sana yung tatay at saka nanay ko, dalawa sila, kung pwede kong salipin. Kasi parehas ko silang mahal. Kung papiliin ko, ganito na lang, parents or asawa ko, mabilis ko lang sagutin yung parents ko kasi yung asawa kasi, mahal din natin yung asawa. Kaso lang, yung parents, nag-iisa lang po nan. So, pwede ka magkapaghanap ng asawa na iba or ibang mahal sa buhay. Hindi ko naman sinasabi na hindi malaga sa akin ng asawa. Kaso lang, yung pamilya mo kasi isa lang kasi yung magulang. Isa lang yung tatay, isa lang nanay. So, hindi mo na pwede palitan. So, kung pagpipiliin po ako, ang sagot ko lang dyan, yung mama at saka papa ko po, ang ililigtas ko. Wow! Grabe mga answer mo! Hindi ko akalain ganun, no? Kung ako papiliin din pareho tayo kasi alam naman natin na makahanap pa man tayo ng mga jowa o whatever. Yes. At syempre yung pamilya natin sila ang nagbubuhay natin, sila ang gikwanta ba kanang gipanganak ta nga walay kapakyasan ining kalibutan na ilang sa atin.
silang nagtilag sa atin. Kaya hindi natin pwedeng ibang tao. Kahit kung mawala sila, wala tayong pwedeng ipalit, wala tayong pwedeng i-reflect sa kanila. Yes, of course. Thank you so much for apat na question. Number 4. Gaano kahirap mawala ng pamilya para sa iyo? Mawala ng pamilya, anong klase ng mawala ng pamilya? Like for example, yung, mawala sila. Gaano sa heaven? Yes, gaano mo kahirap? Kahirap mong tatanggapin or at ever? Oo, ang hirap kasi ng father, you know, unconditional status. Ganito kasi dito yun, ayos-ayos ka mga papuntan. Tapos biglang, may natanggap akong balita. Yung tatay ko naman, pati, siya pa naman ang pinag-close ko, parang kapatid ko. Tapos, alam mo, parang akong masiraan mo ba, drive ako ng drag. Lahat ng stoplight, binatapok, ano man tawag sa Tagalog, no? Talagang nilalagpasan ko yun, yan. Tapos iyak ako ng iyak, talaga, alam ko talaga. Kasi yung tatay ko, yun ang malamal ko. Hanggang nagtatrabaho ako, iyak. Iyak ko na lang pag-consensya. Iyak ako ng iyak. Tapos, kahit anong gagawin ko, matagal yung isang taon. Pero naisip ko rin sa loob ko na, siguro may plano ang Diyos, kaya siya, kinuha. Kasi na-hospital yun. Tapos pagka-hospital, mag-isla, tumawag yung kapatid ko, sabi, ate, kailangan ng pera. Kaya gabi noon, hindi pa uso yung Eastern Union, wala pa. Uh-oh. Sabi ko, bukas pa, magbukas yung tindahan. So sabi ko, sige, sabihin mo sa doktor, gawin lahat. Babayaran ko na lang bukas. Wala, alas 2 sa madaling araw, tumawag sila, wala na lang yung papa ko. Alam mo talaga, iyak na iyak. So wala na siya? Oo, bigla lang, pagtaan din na siya ngayon. No? Tumawag sila sa akin ng gabi, alas 9, ng gabi dyan. Tapos, ganito-ganito, sabi ko naman, sabihin mo sa doktor, gawin, bigyan bukas. Alam naman sa atin, hindi naman bibigyan ng gamot ko walang pabayad. So, sabi ko sa kapatid ko, sabihin mo sa doktor na magpadala ako ng pera bukas, paggagamotin na lang si Papa. Tapos, alas 2 na madaling araw, naputulan na siya ng ininga. Masakit daw yung tiyan, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Hindi na pinag, kaya iyak ako ng iyak. Oo, pagkawag alas 2. Hindi ako na... Yun pa lang. At saka yun ang kaklos ko talaga. Yun ang nag-advise ha? Mga 8 years old pa lang ako, alam niya na marami siyang anak. Sabi niya sa akin na, huwag mo pabayaan mong kapatid mo ha, kasi kawawa naman. Sabi ko, okay. Yes, yun naman talaga. Kaya pag paalala ko na iyan talaga ako. Huwag mo ako maiyakin ha! kaya tinatupad ko yung hiling niya sa akin. Which is, nalunghal ko naman yung mga kapatid ko rin. Kaya, alam ko masaya na siya. Natupad ko yung hiling niya sa akin. At least, nakita niya, siguro nakikita niya na tinutupad mo lahat bago siya, namatay. So, yun talaga ang life. Hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. So, hindi natin alam kung sino ang nauna, nanay ba or mga anak ba. So, ang Panginoon lang ang nakakaalam. Kaya nga. Yes. So, we live in this world to be happy. Happy lang, bawal ang sad, bawal ang mga stress. Kahit nasa malayo ka, bawal ang stress. Kasi pag stress ka, yan yung dahilan na parang yung stress ka, parang yan yung dahilan na away, stress ka para yan yung dahilan na parang hindi ka makakain, 'di ba ganyan? Yan yung stress. Oo. Stress ka din, magkasakit ka, marami ka ng complication kaya. Kaya be happy always. So as long as wala kang tinatapakan na tao, be happy. Be who you are. Totoo po yan. Yes. Ito po yan. Yes, mama. Okay, number 5 questions. Gaano mo kamahal ang asawa mo?
Mahal ko yung asawa ko kasi, mahal na mahal ko yung asawa ko, pero may kasabihan kasi, which is totoo yan, na huwag niyo pong ibuhos lahat, magtira po kayo sa sarili niyo. So kung mahal mo yung asawa mo, kailangan na mahal mo yung sarili mo. Dahil hindi natin alam, hindi naman lahat ng mga lalaki nag-cheat, no? Pero when it comes to kung love ko yung asawa ko, love ko yung asawa ko. Pero love ko rin yung sarili ko. Huwag niyo pong ibuhos hindi lang sa asawa, sa boyfriend. Kasi pag masaktan kayo, parang para kayong mamamatay sa parang mamatay sa sakit. So magtira po kayo din sa sarili niyo. Kaya siguro sa akin, nagawin ko 40% sa asawa ko, mahal ko siya, 60% love ko yung sarili ko. Para kung anong mangyari, makarecover po kayo kagad. Yan po ang aking strategy. Nabigo na po ako noon. Oh, yan pala. Nabigo na po ako noon. At saka ang recovery, ang haba, ang hirap. Yan, kaya yun. Yan, ang hirap. Kaya ngayon, dinitrain ko yung sarili ko. Next time, I learn my lesson. When it comes to love, 40% lang sa'yo, 60% sa akin. Kailangan magtira po kayo sa sarili niya na ano, na talaga papahalaga doon niya. Kasi ano, walang ibang makatulong sa sarili mo, ikaw lang. Yes, of course, that's true. Yes, totoo naman yan. Gaano mo kamahal ang asawa mo, dapat hindi mo ibigay yung 100%. Magtira ka para sa sarili mo. Correct. Kasi, para sa, pag ako, like for example, pag ako in 100%, siguro masasabi ko 70%, not totally 100. Oo. Yeah. Kasi nga, sa'yo, 75. At saka sa'yo, 60%, ha? Take note. Percent sa kanya 14. So total sale 100. Okay, thank you so much. Question number 6. Kung i-date ka sa partner, anong lugar ang pipiliin mo? Yung lugar na pipiliin mo dapat in one day. In one day. Oh. With no cellphone, with no contacts, ano lang, parang mag-usap kayo ng ano. Oo, yung parang siguro na sapat. Walang signal, yan lang. Kasi mahilig ako sa mga green environment, yung mga green grass. Parang ano talaga, tahimik. Parang bukid ba? Kung may bukid lang. Pareho tayo! Pareho tayo, bukid. Oo. Kung sa amin lang siguro, bukid. Kung ano lang pwedeng kainin doon, saging or frutas, at saka tubig, okay na yun. Sa maghapon na ganyan, walang cellphone, walang magbadal. Sa inyo yung, ano, banding lang, pintuhan. Yan. Simple lang, yan lang. Wow! Bongga! In fairness ha, pareho tayo ng mga ano ha, gusto ko bukid without no cellphone. Para doon mo, in one day, para no cellphone, no at all, no communication. Oo. Para doon mo ma-realize or makikita kung gaano mo siya kamahal, gaano mo siya kaseryoso bawat isa. Yes, of course. Ano pareho tayo, ma? Okay. Question number 7. Takot ka na bang masaktan pa? Hindi na. Kasi naranasan ko na noon. So, takot eh. Pero, ready. I'm ready. Parang, ano, alam ko na. Kasi alam ko na ang feeling. So, hindi na ako baguhan na masaktan ulit. So, kung na second time, more better. Alam ko na yung fast recovery. I know how to do it. Easier way. Parang ganun. Yeah. Totoo. Ako, para sa akin, takot na ba ako masaktan? Nabigo ako kasi na-realize ko sa sarili ko nga hindi pala siya karapat-dapat. Last 3 years, na-in love ako sa isang ano kapitbahay. Alam nila, Jigjag at Diva yan lahat sila. Sila pa nga, dahil sobrang ano ako man na-in love, kinuha ko yung ano niya, oy. Isang man? Bungot. Okay. O, Ana. Kuan, handumanan sa isa kaawit. Ako gibutang sa iyang akong online para makita ko niya na kuan. Pero nung dumating siya sa buhay na mas pinili niya yung babae kaysa sa akin. Parang totoo pala yung ganyan. Kasi minsan lang yung mga lalaki ganyan eh. Yung iba talaga, mahali naman yung iba, yung pagkaya sa inyo. Kasi lang, may panahon talaga na
magbabago sila, hindi natin alam kailan. Pero meron naman iba talaga na nag-stay, kagaya dito, meron. Nag-stay sila sa mga kagaya sa inyo na hindi, kahit anong ganda ng babae, ini-islam ng mga tanong yan. Basta, iba sila. Once kasi, depende yan ha, once kasi yung mga puti, ano sila, straightforward. Pag mahal ka nila, kagaya sa iyo, pag mahal ka nila, sabihin nila yan sa may mga tao, I love you. Mariling mo, ha? Talaga. Pero, ang sweet naman. Pero ganun sila ka straightforward. Mga, ano sila, talagang prank ang mga puti. Hindi kagaya sa mga Pinoy na magtago. Mag I love you lang sa likod ng bahay or sa puno. Kung kasama yung mga alam nyo na. Pero siya mga puti, proud sila. Ipapakilala ka. Ganun sila. Yes, of course. Sana all mga ganyan. I know. Okay, number 8 question. Na-inlove ka na ba sa Pinoy bago ang foreigner? Of course, na-inlove na. Wala akong boyfriend. Meron po akong boyfriend noon, ano siya. Hindi ko lang kung mapanood niya ito, so okay lang. So, yan, na-inlove na po ako. Ano siya? Air Force niya, sa military. Air Force. Siya yun. Alam niyo, alam mo ba na yung C-130 na, yan ang mga ginagamit na sa kaya ng mga kapatid ko from Manila to Davao. Libre lang yun sa military, di ba? Yung helicopter? Kasi, na-assign siya. C-130, yung military aircraft. Kasi yung, ano, yung siya, kasi na-assign siya sa Joint Operations Center, sila yung in charge mo manifest. Sabi lang niya, may nagdamagana ka bang uwi sa Davao o sa Cebu, o ipamanifest mo na, walang bayad yun. Makapit bahay namin, ano yun, nakipila sa nanay ko. Naabay si Manterte Carol, kawag mo itong masahay Manila. So, nakakatulong din. Nakakatulong din sila. Mahal ko rin yun siya, pero hindi niya alam na nakipagsapalaran ako dito. Hindi ko sinabi kasi alam ko na mag-away lang kami. So, sinabi ko na lang sa kanya, nandito na ako. Kaya nga, binigay ng Panginoon kung sino ang karapat dapat mong mahalin habang buhay. Then, we are proud na we are so happy and we are so blessed and we are so enjoy na yan ang pinili mo na maging isang foreigner. Bongga! Kung sa pagmamahal lang talaga, mahal na mahal ko yung boyfriend ko. Kasi lang, pagpipiliin ko siya over sa mga kapatid ko, kung pagpunta ako dito, mas marami akong matulungan. At matupad ko yung pangarap ng tatay. Hindi kasi ako selfish. Kaya nga minsan sinasabi nila na inauna ko pa yung iba kaysa sa akin. Ganun kasi ako. Kahit ang asawa ko, sinasabi niya, you always put yourself for your family before your son. Of course, because my family is first, you know? If my priority is my family first before myself. Kaya laging ako pinapagalitan. Hindi niya kasi naintindihan. Siguro noon kung paano kahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya, yun. I-explain ko sa kanya lagi. Wow, bongga! Number 9 question. Happy ka na ba sa life mo ngayon? Of course naman. Kahit naman nung unang punta ko lang dito, noong nakapagtapos yung mga kapatid ko, yun na, accomplish ko na lahat. Happy na ako. Contented na ako. Wala na akong may hilingin pang iba. Tapos later on, nabuntis ako. Ayan, may bonus pa. Saka may anak ako. Sobrang blessing ko. Talaga. Kasi yung anak ko, mabait. Matalino rin siya. Saka kamukha ko siya. Wow! Kasi hindi natin alam kung ano ang ating buhay i-life. So siguro masasabi natin is blessed at happy. Kasi yan yung binigay ng Panginoon sa atin, ma. At saka... Swerte nga ako noon kasi noon po, kasi hindi ko akalain na nangarap lang ako. Sabi ko, bahay kami, nagpag-asawa ng corona. Sabi ko, noon, kasi ang hirap ng buhay, bago ako nakapagtapos ng college, working student, sabi ko, magsulat ako noong business ako, na study na ako later. Yung may mga magazine na matutulong, sabi ko, sir, please, study na ako later. Ako, hindi ka pa marunong mag-English doon. Basta talagang mag-English lang ako para may tignan, para kung may mag-sponsor, magpag-aral. Wala talaga, hindi ako swerte doon.
So, nag-working student talaga ako sa Pilipinas hanggang nakatapos. Tapos din, dito na po ako nag-aaral ng nursing. Yeah, iba kasi ang course ko dyan. Kaya yun. Working student din, you know. Pero yes, at least dito, madali lang kasi may maraming trabaho. Pwede ka pwede mo matustusan yung sarili mo. Hindi ka gaya sa atin na mahirap. Actually, education, hindi siya ano sa kung degree holder ka ba or hindi. As long as murag naning kamot ka ba para sa sarili mo. This is not a matter for a degree holder. This is not a matter the education nga what pursue you are. Like for example, education, engineering or whatever. As long as naning kamot ka ba para sa pamilya mo. Aminin ko, I'm not a degree holder pero parang naano na ako sa life ko dati kasi siguro parang hindi na ako makatulong sa pamilya pero ito ang binigay sa akin ng Panginoon for vlogging. So I am so thankful also and we are so thankful also na ganito na tayo ngayon. Yes. Kailan ang Panginoon, may parang may lane ka na ikaw hindi ka makapatapos sa mag-aaral kasi ito ang gagawin mo, kanya-kanya tayo, may unique ano tayo purpose. Yes. Hindi naman mayroon namang maraming ng degree holder, walang natapos, walang natulungan. Hindi ko naman sila dinadoubt, pero tayo, kanya-kanya discussion, mayroon nga no right, no right, tingnan mo, mayaman sa atin, magaling magsikosyo, diba? O, discussion po yan. Hindi yan, importante din yung education pero depende kung paano mo gamitin. Yeah. Or i-handle. Yes, of course. Mayroon mo. Iba dyan na 3-6 class, tingnan mo, mayaman pa, di ba? Correct. So, wala yan. Discarte lang po yan. Pag masipag at siga ka, na yan. Okay. So, wow, thank you so much, Mama. Okay, last question for you. Tatlong mensahe mo sa Panginoon na maisasabi mo na blessed ka na ngayon. Yung masasabi mo na blessed ka, I am so blessed, tatlong mensahe sa Panginoon, Ma. Lagi ko naman okay. Dito, araw-araw, 3 times a day, or hindi mo naman kailangan punta sa simbahan para sabihin mo na, nagsimba ako. Sa bahay lang, hindi ka naman pinigil, may altar ka, magkasa ka. Every day po, ginagawa ko, alam na nila, kasi sinabi ko, nagpapasalamat po ako, lagi. Pasalamat po ako na every day, na nagising ka, diba? Na buhay ka, na may pagkain ka sa harapan mo, na you have roof over your head. Maraming salamat sa blessing na binigay niya sa atin. Lalo na ngayon kahit na pandemic. At saka, alam mo, maraming hindi ko talaga akala. Hanggang ngayon, para pa rin ako, alam mo na yung nag-wonder ano sa atin, sa Bisaya. Pero nag-dump ko lang ako sa mga sinawag ba na ako din? Sa una, naramang ko sa kalibunan, naramang ko sa ginyan, magiging ko. Oo. Sige na kung damro nga. Maaging gali ko sa mga patay. Naramang kung nagdamro naman siguro ko. Nanadyog ko din. Bisa nga ating karoon, maulagyan po na po. Hala, o yun nga. Muna, siya, masalamat po kayo. Firmly. Maaging na akong tulong. Masalamat nga ako mga pamilya, na ako ay na safe sila firmly. Kuan ka na, wala yung mga katalag na maabot every day mo binabuhit pa, every day na kita pa rin mo yung mahal sa buwan at kuyanin mo. So, simple lang. Wala naman ko ibang hiniling. Sa pagkain naman, may trabaho naman ako, makakain naman. Yun lang talaga yung huwag niya pagpayaan yung pamilya ko, happy na ako. Tapos may pagkain sila sa pagkainan araw-araw. Tapos wait ka sila sa mga ano ba yung tawag na makalag na ako ano sa Tagalog? Sa mga sakot na, sa mga sakit, sa mga aksidente. Yun. Ayan po. Wow. At saka kung mayroon man akong extra, nag-share din po ako ng blessing. Hindi na nga malaki. Kasi ang pamilya ko ay malaki. So, mayroon din po ako. Yes, din po ako. Of course, alam namin yan. Alam namin lahat yan, Mama. So we are so thankful talaga in behalf of Social Climbers, in Deka Talk. We are so thankful talaga na nakilala ka namin. One of the follower na sobrang bait. One of the follower na sobrang grabing yung bang todo support sa amin. Hindi lang sa aming vlog, kundi pati sa negosyo ni Mama Brenda na grabing order mo. Na-amaze din kami para sa iyo, Ma. So, masasabi ko talaga na we are so thankful and grateful na nandyan ka din na dumating sa buhay namin. We are so proud of you na I'm so happy. Alam naman yan mga provincia,
social climber provincia nila, bakang alam nila yan sa'yo. Kasi you are so blessed. Masasabi ko you are so blessed kasi may tagon ka eh. Kanang makuan ka ba? Kanang very generous. Masasabi ko sa sarili ko, you are so very generous. Kasi naranasan ko pa. Hirap noon. Tapos, kayo, napasalamat din ako. Dahil sa work, pag downtime, malungkot kasi dito. Ang trabaho dito sa bawah bahay. So, natutuwa kasi ako, February, na natatawa ko. Ako na kasi palatawa. Nanonood ako ng vlog niyo. Nalilibang ko kasi ako. Parang pasan ko na hindi ako makatulog kasi bawal naman kasi pag sleeping on duty, mapayag ka. So, you have to do something. So, yun, na-encounter ko yung vlogging yun. So, nakapokus na ako. Tapos, hindi pa ako vlog nun, ha? Tapos, sabi ko, mag-vlogging kayo ako. Yes. Parang na-encourage din ako. Dahil, sa inyo through, sa inyo din, mga social climber. Yun, marami kayo sa probinsya, sa Manila version, sa probinsya. Kaya yun. Tsaka, alam ko yung pinaghirapan natin. Isa lang. Naggaling ko tayo sa hirap. Alam ko po yung walang-wala, yung may sudan, ginamos lang, itusnog po ay, tulugaw, nangagasin, ay, so, ginoo. Kaya alam ko, kaya feel ko, kaya mga istorya ninyo na minsan nakakalungkot, minsan natatapsin ako dahil naranasan ko yan naman eh. Yan, minsan naalala ko nga doon yung kapatid ko, umutang pa ng gata sa kapitbahay dahil ipadede ng kapatid ko, tapos, alam mo yung, sa mga Tagalog, si Balibaran sa Kindera. Why utang, taas na niyong listahan. Oo, muna osa sa una. Ayan ma, so thank you so much ma. Sa lahat-lahat, thank you for everything na I am one of the social climber na pinili mo na maging mag-collab tayo. So, masasabi ko na blessed talaga at happy na na-collab ko yung one of the mother namin na nasa ibang bansa, nasa Florida, USA. So, thank you so much everyone to all the followers na walang sawang pagsuporta sa amin ng mga social climbers at Ma'am Rowena Florida Vlog. This is Inday Katok and... And this is Rowena Florida Vlog. Yes, see you on our next vlog. Thank you, Ma! Have a nice day. Have a nice night. Thank you. Yeah. At salamat, Inday. Welcome!